What's up mga tol? Kamusta kayo? Anong balita? Welcome to my vlog! Stay happy! Bago ako magsimula, no, nagpapasalamat ako sa ating mga 10,000 subscribers! Oo mga tol, 10,000 subscriber na tayo kaya... Congrats! Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta ng mga kababayan natin dyan, mga tropa natin dito sa Canada and sa Philippines at saka sa buong mundo na rin. So itong episode na to, special to kasi na-miss ko tong episode na to yung mga inspiring stories, no. Ito kakaiba kasi hindi lang katulad ng sinasabi ko sa inyo noon, hindi lang puro mga kababayan nating butcher ang i-cover natin, hindi lang sila, no. So meron din tayong mga kababayan na kakilala dito na hindi sa field ng pagbubutcher. Katulad ng i-cover natin ngayon, di ba, Dong? Chichikuyan. So yeah, kaya kasama ko si Parang Dudong dahil siya yung magiging behind the scene nito. Uy! So, yeah! Siya yung pinaka-cameraman natin dito. Nasa behind lang. So kaya kami nandito sa labas at kung nakikita nyo sa background namin yung malaking bahay na yan. Yan. Diyan nakatira yung taong i-cover natin ngayon, no. So sabihin ko na kung ano yung trabaho niya rito at siya na yung magkikwento ng journey niya kung paano siya nakarating dito as anong trabaho niya? Nurse, yan. Wow! Ichichiko yan. Ayos! So yan, para yung mga kababayan nating na-inspire din magtrabaho dito bilang nurse. So iko-cover natin, ikikwento niya kung paano siya nakarating dito at paano siya nakabili ng bahay na ganyan kalaki. Kita nyo naman, ang laki, oh. Tapos may pa-court pa siya rito. Yan. Tapos meron siyang mini gym. Makikita natin yan lahat mamaya-maya, no? So for the meantime, huwag kayong aalis. Tutok lang lagi at malalaman nyo ang susunod na mga videos. Ichichiko yan. Ayos. Be right back. Let's go. Hello guys. Ako nga pala si Primo Carolino. Registered nurse dito sa Canada, sa Gladstone. Graduate ako sa University of Pangasinan, located sa Dagupan City. So after graduate, volunteer muna. Kailangan namin mag-volunteer para makakuha ng experience. So iba't ibang hospital, nag-volunteer ako sa dalawang hospital, sa Region 1 sa Dagupan at saka sa BGH sa Baguio. Walang sahod. Pero doon yung isang volunteer ko, ako pa nga nagbayad eh. May bayad pa noon pero tinanggal na nila yun kasi nga nung ibang president na bawal pala yun. So ang nangyari, so 2006 graduate ako, tapos meron yung yun kasi yung merong ano kami leak noon 2006. So na-delay kami ng 1 year kasi nga na pinaulit yung exam sa amin kasi sabi nila may leak or may cheating na nangyari. So we have to kailangan naming mag-retake ng exam. So 2007 doon kailangan naming mag-retake ng exam. So sumabay kami sa mga 2007 na batch. And then after noon, nag-volunteer and then pumunta ako ng UK. Doon ako nag-work for almost 2 years. Ano 2008 to 2009. So 2010 kasi si Mrs. pumunta na siya dito nung 2009. So 2010 umuwi ako sa Pilipinas at sumunod ako dito sa kanya. Ah, siya pala yung nauna dito. Kasama siya dun sa nurses na na-hire sa Philippines. 187 nurses na hire sila. Kaso pinakamaswerte yun, sila misis kasi nga na-hire sila. Pagdating dito, kailangan na nilang once na naipas nila yung exam, pwede na sila mag-work agad. Iba sa akin nangyari kasi nga international graduate nurses nag-undergo. Kami yung unang nag-undergo ng assessment. So
maraming exam na dinaanan, ganun. Nung nasa Philippines pa lang ako, nag-ready na ako yung mga application, ganun, magbasa-basa mga application kung paano gagawin. So, naipasa na kaagad. Bago pa lang ako dumating dito, on process na yung papers. After mo sa UK, no? Oh. Then umuwi ka muna ng Philippines. Umuwi ako sa Philippines kasi kinuha ko si Zoe. Kasi naiwan siya doon. So 2009, a month old siya, umalis ako para UK. Tapos two months siya, si Mrs. naman umalis papunta Canada. Tapos after a year and a half, umuwi ako sa Philippines, kinuha ko si Zoe. Sumunod ako dito kay Mrs. Okay. Ang year ng nag-umpisa yung in-demand ng nursing is 2005 eh. 2006, 2007 hanggang 2008. Boom! Ang nursing sa Philippines kasi lahat gustong umalis. Gustong mag-nurse. Pero nagkigpit na sila nung dumating ako dito kasi nga nag-hire sila ng nurses from the Philippines. So, kailangan nilang i-regulate yung... Kasi sa sobrang dami ng nurses na na-hire nila. So, meron. Hindi sila short. Short kasi sila sa nurses dito nun. Yung Canada. Dumating ako dito under spousal working permit. Tapos, iba kasing klase yung application eh sa akin sa kay Mrs. Sila Mrs. kasi dito nun, pagdating nila dito, graduate nurse na sila. Pero ako, hindi kasi under spousal working permit ako. So, ang nangyari, nag-work muna ako as healthcare aide. And then, LPN muna. So, before nasa UK pa ako, yung application ko nag-run na. So, pagdating ko dito July, by November, inalaw ako para mag-take ng exam para sa licensed practical nurse. So, nag-take ako ng licensed practical nurse na ipasa ko noong January 2011 na. Tapos, 2012, nag-upgrade ako ng para sa registered nurse naman. Nag-bridging ako for 6 months sa Red River College sa Winnipeg. Tapos after that, nag-take ng exam. Maraming English exam. Ang hirap. Tapos, yun, 2013, nakuha ko rin yung license ko as a registered nurse naman. Pero si Mrs. mo, nurse na siya rito, no? Kasi graduate nurse. Graduate na. Kasi na-hire sila from the Philippines mismo. Mm. Pero yung mga international nurses, katulad ngayon, mahigpit na, kailangan nilang it's either balik school sila, back to zero, or magpa-assessment. Kaso mahaba ata waiting list ngayon eh. Ilang oras ang tinatrabaho ng dito, nurse? Dalawang klase yan eh. 12 hours saka 8 hours ang winowork namin. So, usually, may advantage yung isa, may advantage yung isa din. So, kung 12 hours ka, ibig sabihin, marami kang time off. Mga 3 to 4 times a week ka lang mag-work. So, pagka 8 hours naman, parang sa Pinas ka lang na 8 hours the whole week, tas weekend off ka. Para sa'yo, mahirap ba? Or... Yung nursing dito? Nursing dito. Mahirap. Mahirap for sure kasi nagte-take care ka ng buhay eh. Siyempre. Sa lahat naman, lahat, umpisa mahirap, pero masasanay ka rin. Sa lalo tayong mga Pinoy, madali naman tayong matuto, kaya mahirap lang dito sa mga legal documents, ganun. Siyempre, mahirap na. Baka mawalan tayo ng license or so, kailangan maging safe parate. Then yung sa PR application nyo, yung experience nyo sa pag-a-apply bilang permanent resident? Madali lang noon eh, kasi nga 2010, that's 10 years ago, mas madali noon. Experience namin, kasi nga si Mrs. is skilled sa nursing siya eh. So, madali lang yung application na after 2 years, approved. Tapos
Unang napundar? Unang napundar? Bahay. Siguro, bahay. So, bumili kami ng maliit na bahay. So, 2011, bumili kami ng maliit na bahay. Trailer house lang siya, 2-bedroom house siya. Ngayon, pinaparent namin. And then, second house namin to. Tapos, yung car, pero hindi naman as investment siguro. Okay mga tol, so yan, narinig nyo naman yung journey na talagang nakaka-inspire para sa ating mga kababayan dyan, no? Sa mga aspiring mga nursing din dyan, no? Na nagbabalak pa Canada, no? Meron kang, unibabon pala, meron kang may papayo sa kanila or tips na ibibigay para sa mga nag-gusto rin mag-apply dito sa Canada bilang nurse? Unang may papayo ko siguro kasi competitive talaga as a nurse. So, may papayo ko lang talaga, dapat porsigido ka talaga. Yun. Application, mostly talaga. Kasi hindi naghihintay ang application. Katulad, ngayon kailangan mag-apply ka na kaagad. You know? Hindi ka hihintay ng agency or something. Kaya, pag ang tao may porsigido, lahat pwede. Tama. Oh. Tsaka tiyaga, no? Tiyaga talaga. Oh. Kahit ano naman trabaho tayo mag-apply, no? Kahit anong trabaho pa yung gusto natin pasukin dito sa Canada, kailangan talaga ng tiyaga. Yan, pagpuporsigi. Oh. Positive. Positive. Kailangan, lagi kayong positive. Kailangan ready na lahat ng mga requirements nyo, documents nyo, katulad ng ginawa niya. Oh. Diba? Tsaka talaga kailangan, pag-aralan talaga. Pag-aralan yan. Or, yes. Ang kagandahan lang kasi ngayon, boss, di ba, ano? Mm. Marami nang nagbablog. Marami nang kayo napapanood. Tama, oh. Katulad nito, may mga ideas na kayo na mapupulot doon sa lugar na gusto nyo puntahan. Katulad ng ginagawa namin, no? Oh. Hindi katulad namin dati. Wala kami napapanood ng ganito mga vlog. Oo nga, tama. Oo, oh, way back 2000, ano pa, katulad 2000... 2010, wala pang ganitong vlog eh. Wala pa nga. No? Wala. Abangan nyo nga pala yung channel na gagawin niya. Yan. So, ano ba yung magiging tips or ideas na makukuha nila sa channel mo? Siguro, life coach. Ibig sabihin, experiences ko dito as a nurse, as a dad, and kung paano tayo maging healthy din sometimes or basketball at saka exercise. Yeah. So, yeah. Abangan nyo yan. Abangan nyo sa channel niya, no? So, hindi lang yung pagbubutcher yung mapapanood nyo dito, no? Pupunta kayo sa channel niya para makita nyo yung mga kanyang ginagawa dito as a nurse. As a nurse dito, no? Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng journey ng buhay nilang pamilya. So, yan! Ayos ba? Para sa inyong lahat yan, no? Kasi 10,000 na tayo, mga tol. Yan, maraming salamat sa mga nakasuporta, sa laging nanonood, sa mga kababayan natin dyan, sa Pilipinas, at kahit saan man dako ng mundo, no? Maraming salamat sa inyo, sa laging panonood. At pagtambay, yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share nyo yung videos natin para mas marami pa tayong kababayan na ma-inspire sa mga nagnanais rin makarating at gusto mong trabaho dito sa Canada. Ayos? Ayos. Ayos. Peace sa inyo lahat na Diyos.